what is up mga buloy? At ngayong araw may malupita kaming racket ni Mariel, ha? Dahil kami ngayon ay pupunta lang naman sa Nueva Ecija. So, sa mga nanonood ng vlogs ko, sa mga subscribers ko, pasensya na dito yung mga pag-upload. Dami kong racket sa ngayon at isasama ko yung sa racket ko ngayon. So, yun na nga. Nung oras na ba ngayon? 1:30 dapat makaalis na kami kasi magpapa-medical pa kami doon. Pupunta na tayo para magpa-medical kasi hindi tayo papalabasin ng Bataan kung wala tayong ganun. Para sa mga lumalabas ng Bataan at bumabiyahe punta sa ibang probinsya, 24 hours lang ibibigay sa inyo. Hindi kayo pwedeng lumagpas ng 24 hours kasi pag lumagpas ka ng 24 hours, ika-quarantine ka na kaagad. Tsaka dapat importante lang ang pupuntahan mo, hindi ka pwedeng mamasyal lang. Tulad nito amin, maghahakot kami ng gamit, maghahatid. So yung mga ganitong klase, pinapayagan naman to. Kung gagala ka lang, di ka talaga papayagan. So mas mabuti nang kumuha ka ng travel pass or ng authority sa PNP. Sure bull ang paglabas mo para pagbalik mo din, goods na goods ka lang. Ra-ra-ra-ra! Let's go! Naghihintay na lang kami ng result. So, ito na yung result namin at tinayagan kami. So, let's go! Ngayon, bubiyahe na tayo. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! So, kung makita nyo, alas wala talaga dumadaan. Nakakapanibago sa kalsada, no? Sobra! So ayun, nandito na kami sa boundary ng ano, nang wala ka na namang ilaw, Diyos ko. So andito na naman kami sa boundary ng wala na namang ilaw. Palabas na kami ng Bataan ngayon at wala pa rin ilaw. Sponsor naman dyan, oh. Pala ko anong checkpoint na, yun lang pala nawala lang sa Waze yung tatay ko. Medyo panibago sa cellphone at mag-subscribe na rin sa iyo sa ka-viewers, ha? Marami kayong matututunan doon. Kami ni Mariel dito all goods lang kami. Ayun, at naka-patient pa si paring Mariel . Wala pa akong mapakitang montage masyado kasi sobrang dilim ng paligid, titignin nyo. Pero nandito na kami sa Lubao na kami. Wala akong mapakita, pero nasa Lubao na kami at... nasa alas 4 or alas 3. Nakita ko kanina doon sa ginana namin dito sa Mexico. Ang aga, mga street sweeper. Grabe. So, salute sa inyo, sir. Nakamangha kayo. Sa mga mahilig magkalat dyan sa mga kalsada, magtapon kayo ng ano, tama sa basurahan. Huwag nyo na silang pahirapan masyado. Mga alas 4, dati tutulog pa sila nito . Medyo malapit-lapit na kami sa kabanatuan. Grabe, bilis. Kulin. Tulog na yung kasama ko. Tulog pa siya. Medyo puyat. Pagod . So yun lang. Ito na yung pinakamalaya kong biyahe ngayong lockdown. Dahil madalas nga gala ako. So yung kanina nga yung nakita ko, nakwento ko kanina. Daming kalat sa kalsada. Ito talaga mga pinagkainan. Sana ano, hiling ko lang sa mga nakakapanood nito na ano na lang, bawasan na lang natin yung trabaho nila. Kung pwede nga magtapon na lang talaga kayo sa ano, sa basura kasi ano . Tulong na rin natin sa kanila kasi lalo na ngayon na pandemic, hindi mo alam, hindi mo nakikita yung kalaban mo. I-consider din natin sila. Di porket ganun yung trabaho nila, ganun na gagawin natin. Nandito na kami ngayon sa Gapan, umaga na, at para si Mariel tulog pa rin. So sumali nga pala kami ng competition. Sana pala rin kami. Abangan nyo sa vlog ni Tepan yung result. So, ano namang nangyari sa tulog mo? Ay, gising lang. Wow, kuwaita nyo. So yun, napakaganda talaga. Ayan mga buloy, kung makikita nyo, ako ay nakababa na, pero hindi pa kami dito. Dahil ako ay nag jingle bell rocks lang naman doon. At ako ay jingle na. At nandito kami sa tapat ng Kabanatuan World, Food World. Pero hindi kami kakain dyan, kasi nagtitipid kami. Pero sa mga taga Kabanatuan, subscribe na kayo sa akin.
haba nung palayan na yan. Talagang siguro mga alas 6 na, hindi ko makita yung oras. Tulog na naman siya. Bale, gusto ko pala magpasalamat kay Tepan sa Gorilla Pad na gamit ko ngayon. Sponsored na ako. Ito mic ni Jed, ayan. Gamit ko rin. Gusto ko mag-thank you sa inyo, tol. Salamat. Sana manalo tayo. Kung makikita siya sa mga vlogs ko, nagkakabit ako ng tarpaulin. Nandun ako sa shop namin. Ano. Tapos ito ngayon, ayun. Lipat bahay ba tawag dito? So layo, Bataan to Nueva Ecija, medyo maya, malayo-layo. Hindi ko kinakaya yung mga diskarte ko sa buhay. Kasi alam mo, mas okay yung madiskarte sa buhay kaysa lagi tayong hihinang pera sa mga nanay. No? At syempre dito ko lang sa Pilipinas makikita ng basketball court na mayroong ano dyan, lawa. Tapos sa baba ng court may damuhan. So bali, spatan lang ata kayang gawin dito. Napakaganda ng araw, mga kaibigan. Sana kasama ko ang mga tropa ko dito. Grabe, ang haba na pala yan. Ang daming Super Angelica. Napakadami. Pagsasayan ng kanin, lalo na pag Super Angelica, kilala-kilala yun. At sa mga nakita kong farmers, thank you sa inyo. Hindi dahil sa inyo, wala kaming bigas. Na, tama yun, tama. Super Angelica lang malakas. So mamaya, mas mapapakita ko sa inyo yung ganda nito. Pag naibaba na namin to, sa likod kasi kami nakapwesto, mamaya mas makikita nyo na maganda yan. Dahil titinginan sa akin, mukha kasi kung taka dito sa likod. Subscribe na kayo sa akin, maawa naman kayo. Mukhang makikita na namin, tanaw na tanaw ko na yung dam eh. Ewan ko, yun yung tawag ng pantabangan dam, pero tanaw na tanaw ko na mga kaibigan. Medyo malayo-layo yung view namin sa Pantabangan River. Ayan. Sayang, hindi ko mapapakita. Bawal na daw kami bumaba doon. Sayang, hindi ko mapapakita sa inyo. Pero kakain na muna kami. Banda dito, free ka magpicture. Wala masyado na daan. Tapos na ulit kaming kumain. Tara na. Tararararar na ulit. Alis na ulit tayo. So kung makikita nyo, as you can see. Woo! Okay dam! So yun, nandito pala kami sa kabundukan at walang kasignal-signal dito. At chill. Ang guwapo ang tropa si Mariel. Medyo nalungkot ako doon kasi nandito na pala kami sa boundary at hindi na kami pwedeng pumasok. So hindi na kami makakapunta doon. So kung gagala kayo o lalabas kayo, mabuti magdala kayo ng extra face mask, tiga mo gaano kadumi. Napakadumi ng face mask ko. So dapat may baon kang extra. Grabe usok eh. So mas mabuti na may baon ka laging extra. Pati nga mukha ako eh, grabe ng itim eh. Nagdala ka ng extrang mukha. Oo, dito na tayo sa boundary ng ano ng Aurora. So nandito ako, tour ko lang kayo saglit sa KFC Knights of Columbus. So ayan, hindi ko alam yan eh, nasa na ba kami? Lobat na yung camera ko, hindi ko pa nabidyohan lahat. So mamaya hindi pwedeng wala tayong mabidyohan magandang lugar dahil hindi ko na nakita yung dam eh. Ayun, ito na lang makikita natin dahil hindi siya masyadong matanaw. Ayan, tagong-tago. Ayan lang yung view ang kita, oh. Di na namin mapuntahan. Very sad, oh. Ayan lang. Kalungkot. So bad news mga buloy, hindi tayo pinayagang pumasok. Mahigpit dito sa Aurora. So maghihintay na lang kami. Yung tipog yung tatay ko dito pinanganak sa Aurora, hindi siya makapasok. Ano yan? Hindi makapasok sa labas.
Ang hirap pumasok, ang higpit. Pero pag-uwi namin, baka uwi kami pagka okay na. Pagka maluwag, uwi kami. Ito gagamitin namin. Pwede na, nasubukan na eh. Oh. Kaya, sige, ingat kayo. Ingat. Ingat ka. Saka na nanay ah. Opo. Saka na kami, baba kasi pag okay na. Sige po. Sige. Dito umet. So yun, mga bulay, na tapos na namin at malinis na ulit ang truck, wala nang laman. Makakapag-video na ako dito ng mataid team. At yun, naalis na kami. Lolobati ko na tong camera na to para sa inyo. So as you can see, mabiyahe na kami, oh. Ang saray, ang saya, oh. Saya mabiyahe, oh. Walang tao. Bukinam! Bukinam! Aga naman ang bus, ang stop natin. Ay, parang tropa ko to sila, Jed ah. Kala ko, sakit nila Jed eh. Oh. Jed, kayo ba to? Wala po kayong ganito. Ilan po ito? It, magkano po ito? 120. Ito na lang ma'am ganito. Ilan? Parang galing ka sa salon mo. Ilan ang gusto? Ilan ba? Makapalo. Ang hirap mag-decide, no? Kasi napakaganda dito sa ano nila, oh, sa Bundok Bakery. So hindi kami kumain kasi lulutuin pa. Medyo matatagalan. Baka malate kami, baka ma-quarantine na kami sa Bataan eh. So harap kami na makakainan na luto na. So yun, basically nakakita na kami ng kakainan namin, mga buloy. Safe na safe tayo dito kumain sa snack house nila ate. Sarap dito. Meron din silang kuyabano. Ayan o. Rice wine. Ito may kuyabano wine. So katapos lang kumain. Woo! Sarap. So tapos na kami kumain dyan kila snack zover. Basta yun. Napakasarap pagkain, Brad, no? Sobra. Talagang bato ko eh. Ay, Vlad. So, kanina pa ako picture ng picture ni. Wala man lang ako kuha sa sarili ko. So, ang tawag sa barangay nila ay Marikit. Woo! Fatima number one! Mga kapanood nito, pangit talaga yung audio nito kasi masyadong mahangin. Hindi ko alam kung kabanatuan pa rin ito ano, hindi ko alam, naliligaw na ako. Okay lang! Grabe ang ganda. Promise.
yun. Napakahirap kumuha ng mga gandang shots. Napakatulin namin. Kasi kami pwede mauli. Baka ma-quarantine kami. Pero ang ganda, promise. Ayan o, kung titignan nyo. Sa mga gusto naman mag-vlog na nahihiya or hindi nila masimulan, simulan mo lang. Hayaan mo nang tuloy-tuloy na lang. Kasi kung hihintayin mo na magkaroon ka ng content, eh talagang nahihirapan kang magsimula. Maganda simulan mo lang hanggang sa magtuloy-tuloy na siya. Ganun lang yun. Ako nga, wala kwenta ginagawa ko. Basta nag-enjoy lang ako. Para kahit pa paano naman, pag medyo lumipas ang ilang taon, may babalik-balikan ako sa YouTube na alam kong magiging masaya ako pag napanood ko. Hindi naman ako nagsisising ginagawa ko. Ayan o, puro lang ako kabaliwan. So mga gusto mag-vlog yan, simulan nyo lang. Kaya maya, mahayaan nyo yung mga sinasabi ng iba dyan. Huwag nyo silang pansinin. So kami ni Mariel ngayon ay inuulan. Pero hindi yan. Power lang, hindi tayo uulanin. So yun mga buloy, na-stop ako sa pagre-record kanina kasi nga umulan. Ayan o, basang-basa. Kakagigising lang. Nang basang-basa ako kanina. Yun nga, sayang di natin nakuhanan. Gaganda pa naman ang lugar. Sayang di ko nakuhanan. Gaganda pa naman ang lugar. Pero okay na yan. Pero talaga. Sabi nga ng matatanda eh. Ang ulan daw parang problema. Kapag umulan tapos wala kang payong, sumilong ka muna. Pero kapag wala ka pa rin masilungan, enjoy mo na lang yung ulan. Kapag may problema ka, enjoy mo lang. Mawawala din yan. Tiga mo, tuyo na ulit ako. Basang-basa ako kanina. Tuyo na ulit. Sigurado na, sa riot na kami. Kasi ito, eh.